So, for our seven. Come take my hand, I will walk with you. I won't let go till you say so. There isn't anything I wouldn't do. Wanna make sure that you understand. You're the one who gives my life color. There is no one other with your hand. So, for our ninth day, guys, ninth day ng lockdown dito sa amin sa Italy, guys. Ano bang may vlog ka? Sige. Shout out na lang po. Isa lang po yung shout out ko. Shout out sa ating Panginoon. Yan. Lagi ko po nakakalimutan siyang i-shout out pero lagi po siya nasa puso ko. Okay, lagi kong paulit-ulit ang sinasabi na magtiwala lang tayo sa Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Ano ba mga dahilan kung bakit hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon? Anong mga nangyari sa buhay natin kung bakit di na tayo nagtitiwala sa Panginoon? Iniwan ka ba? Broken hearted ka ba? Nagkasakit ka ng malalang sakit? Or feeling mo wala nang nagmamahal sa'yo? Pero guys, bakit yun yung mga reason na hindi tayo magtitiwala sa Panginoon? Sabi sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not to your understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. So, basahin po natin sa Tagalog, mas maintindihan ko. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. So, amen. Kaya sabihin po niyo guys, kung naniniwala tayo sa Panginoon, ituturo niya sa atin ang tamang landas. Parang hindi na po natin kailangan makinig sa kung ano-ano kasi. Teka lang po, i-explain ko. Ano ba ang pwedeng dahilan kung bakit hindi tayo muna magtitiwala sa Panginoon sa mga sinasabi niya? Dahil wala naman yun eh. Pag tinanong ka ng Panginoon, anak, nagtitiwala ka ba sa akin? Dalawa lang sagot dyan. O sasabihin mo, yes Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Or, bakit ako nagtitiwala sa iyo? Tingnan ko naman po dyan, bibigyan ko kayo ng tatlong reason kung bakit kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Number one po, isa sa pinakamagandang reason kung bakit kailangan tayo magtiwala sa Panginoon ay one, dahil karapat dapat po siya talagang pagkatiwalaan. Siya po yung lumikha nito eh. Siya po yung lumikha ng mundo. Siya po yung lumikha sa atin. Siya po yung nagsimula ng lahat na to. Kung wala naman po sa Kanya, wala din tayo dito. Kaya karapat dapat po talaga tayo magtiwala sa Kanya at sambahin Siya. Amen. Pagkagawa, hindi po Siya nagsisinungaling gaya ng ibang tao. Gaya po niyan, pinagtitripan lang tayo ng mga fake news ngayon. At maraming naniniwala po sa atin sa mga fake news dahil nagtitiwala tayo sa ibang tao. Pero kung nagtitiwala po tayo sa Panginoon, kung nagtitiwala po tayo sa Panginoon, alam na natin yung mangyayari. Alam na natin yung ating gagawin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang third reason ko, kailanman hindi napako ang pangako ng Panginoon sa atin. Yung mga pangako niya, lahat po nasusunod, lahat po
in ordinance, nasulat lahat po ng mga pangako niya, ginagawa niya. Ito po, sabi sa Isaiah 14:24, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tandaan niyo, mangyayari ang aking balak, matutupad ang aking pasya. So, ang mga bagay po to, kasama po sa plano ng Panginoon, for good or for worse. So, kung nagtitiwala tayo sa Kanya, alam na natin na pwede mangyari to. Gagawin, hindi na po natatakot, hindi na po nag-worry, hindi na po na-stress. Kung pagsisikapan natin, nakilalanin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, makikita natin na karapat dapat siyang pagkatiwalaan at lalo ang ating pagtitiwala sa Kanya araw-araw. Sa pamamagitan ng Kanyang salita, makikita natin na karapat dapat ang Diyos. Good po sa lahat nandito sa Biblia. Lahat ng gusto niyong tanong, lahat ng gusto niyong sagot, nandito po, naisulat na. So, paano natin makikilala ang Panginoon? Sa pagbabasa pa rin po ng Biblia. Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin makikilala ang Panginoon. Amen! Kasi po, kung makikinig lang tayo sa mga tao, hindi natin makikilala mabuti ang Panginoon. Para naman po sa padalawang sagot na bakit ako magtitiwala sa Panginoon? Isa lang po pwede kong masabi dyan kasi po kahaba na yung usapan natin. Guys, bakit ako magtitiwala sa Panginoon? Tanong ng mga tao na. Ang gusto ko lang pong sabihin dyan, kung ayaw natin magtiwala sa Panginoon, kanina tayo magtitiwala? Sa tao? Sa kagaya ko? Magtitiwala ba kayo sa akin? Sino ba ako? Makasalanan. Sino ba ako? Sinungaling. Sino ba ako? Magtanakaw. Sino ba ako? Hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Gusto niyo bang pagkatiwalaan ang mga tao? Nakagaya ko? No, I mean po. Gusto niyo bang pagkatiwalaan ng mga tao? Kahit pamilya mo, kaya kang iwan. Kahit kapatid mo, kaya kang iwan. Kahit mahal mo, kaya kang iwan. Pero ang Diyos, hindi kayo iiwan. Amen! Tandaan niyan. Ang Diyos, hindi kayo iiwan. Kaya kang iwan ang lahat maliban sa Diyos. Guys, kung mas gusto niyo magtiwala sa mga tao na nagsasabi ng fake news, kung gusto niyo magtiwala sa mga tao na nagsisinungaling, kung gusto niyo magtiwala sa mga tao nagkakamali ng desisyon dahil sa pabago-bago nilang emosyon, kayo pong bahala. So guys, ngayon, anong pipiliin niyo? Yung magtiwala sa Kanya o magtiwala sa mga tao? Sabi na po, ang Kanyang banal na salita ay para sa Kanyang bayan. Ang pagkilala sa Diyos ay katumbas ng pagtitiwala sa Kanya. God bless. God bless. Peace. So ang video na to ay hindi para makipag-discriminate sa mga tao, kundi para kilalanin ng Diyos. Hindi po ako pastor, hindi po ako nagtuturo sa church. Sariling opinion ko lang. God bless.